Mga kapuso, epekto ng bagyong Jenny patuloy na nararamdaman sa ilang bahagi ng Cagayan. Mula roon, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine? Chris, ramdam na ang epekto ni Bagyong Jenny sa iba't ibang bayan dito yan sa probinsya ng Cagayan. Sa katunayan, dito sa bayan ng Santa Ana, simula pa kaninang madaling araw ay malakas na ang hangin dala ng bagyo. Mataas at malakas na rin ang alon sa baybayin. Kaya naman, bagamat walang na-experience na pag-ulan sa ngayon, double time yung mga mangingisda sa pag-secure ng kani-kanilang mga bangka. Kwento ng mga mangingisda, Chris, kahapon daw, good ang weather condition dito sa bayan ng Santa Ana. Kaya't hindi nila itinaas sa mas mataas na bahagi yung kani-kanilang mga bangka sa pag-aakala na hindi naman matindi yung effect ni Bagyong Jenny. Pero kaninang madaling araw, Chris, ay tumaas na yung alon sa baybayin. Actually, hanggang sa mga oras nga na ito ay talagang kapansin-pansin yung malakas o yung strong current ng alon sa baybayin. More than 200 na bangka ang itinataas ngayon ng mga mangingisda. Dito lamang yan sa may barangay Palawig. Samantala, Chris, naka-alerto na ang PDRRMO. Kahapon pa lamang ay nakaposisyon na ang mga food packs sa iba't ibang LGUs. Nakadeploy na rin ang mga rescue personnel. Inihahanda na rin ng mga evacuation center sakaling may mga ilikas na residente. Kansilado naman ang klase ngayong araw sa kindergarten hanggang grade 12 sa pampubliko at pampribadong mga paaralan. Sa ating pinakahuling pakikipag-ugnayan sa PDRRMO as of now ay wala pa namang mga inililikas na residente sa mga evacuation center. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat at ingat kayo. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon.